alam mo, grabing gagawin ni Lord sa buhay mo. Okay? Pwede bang mag-high five ka ng tatlong tao, sabi mo sa kanya, welcome ka sa church. High five ka, tatlong tao. Ayan. Okay? Malaya pumakaw po ang bawat isa sa atin. And ganun din naman, gusto natin i-welcome ang bawat isa. Kung may nakikita ka dyan, bagong mukha mong katabi, tanongin mo siya, anong name mo? Ano? Baka hindi mo pa natanong yan simula nung pagpunta mo dito. Ano? Tanongin mo naman siya, anong name mo? Sabihin mo sa kanya, anong name mo? Pakilala ka sa kanya. Dahil dito sa church natin, amen, we are one family in the Lord. Okay, sige. Kausapin niyo yung katabi niyo. Pakilala kayo sa kanila. Kilala niyo na ba sila? Baka yung nasa unahan nyo, hindi nyo pakilala, nasa likod nyo. Ano? Kilalanin nyo sila. Ayan. Sino ditong na-bless sa praise and worship natin? Grabe, no? Amen. Alam nyo po, ang church na ito, ay isa pong family and gusto po natin lahat tayo dito magkakilala, walang parang, alam mo yon, parang dagdag ka lang sa attendance, ano. Kung hindi lahat dito tayo, meron kang, kumbaga, kapag pumunta ka dito, hindi ka iba, ano, hindi ka nalalayo. Lahat dito tayo, isang family in the Lord. Amen? Kaya, ang gusto rin natin, lahat tayo magkaroon ng hindi tayo stagnant din sa pagkakakilala natin kay Lord. Ano? Hindi tayo stagnant sa relationship natin kay Lord. Kumbaga, araw-araw, mas nakikilala mo si Lord sa buhay mo. Kung halimbawa, kung sa isang tao, sa isang family mo, malayo yung loob mo, araw-araw, lumalapit na yung loob mo sa kanila. Ano? Ganon din yung relationship natin kay Lord at sa mga kasama natin within the church. Mas lumalapit yung loob natin kay Lord at ganon din naman sa mga kasama natin sa church. Amen. Now, alam niyo po, dito sa church natin, meron tayong series for the month of October. It's all about, basahin nga natin, moving forward. And alam ko ang bawat isa sa atin, perhaps ano, may mga instances sa buhay natin na hindi pa tayo nakaka-move forward or pupwedeng din sa relationship natin kay Lord, hindi pa nakaka-move forward yung pagkakilala mo sa Kanya. Ano ibig ko sabihin dito? Pwedeng yung pagkakilala mo kay Lord Jesus, medyo kailangan pang mag-improve. Ano? And lahat tayo rin sa aspeto ng life natin, kailangan merong progress. Sabihin nga natin, progress. And mangyayari lang yon kung marirealize natin yung current realities natin. Okay? Meron tayong current realities. At kung ano ka ngayon, ikaw yan. Ano? And kailangan natin mag-move forward towards the promise of God. Ano? So, eto ka ngayon, tignan mo yung sarili mo sa screen, ikaw yan, ano, meron kang current realities and nasa kabilang dulo yung God's promises. Pero, ang layo ng agwat nung current reality mo sa promises ni Lord sa buhay mo. Ano? Meron ka pang dadaanan, meron ka pang pupuntahan. And alam niyo po ba, yung unknown place na ito ay tinatawag na faith o paglakad natin sa pananampalataya. Because the plans of the Lord, yes, alam niya, pero ikaw, hindi mo alam. Alam niyo po, sabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11, anong sabi doon? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yun yung sabi ni Lord sa bayan niyang Israel. But let me tell you, kapag binanggit yon ni Lord, sinong may alam? Sino yung may I know the plans? Hindi ikaw. Sino? Si Lord. And most of the time, sa atin, kailangan natin panghawakan yung pangako ni Lord in that unknown place. Kahit parang walang nangyayari sa buhay mo,
kahit parang hindi maganda yung nangyayari, kailangan pang hawakan mo because at the end of it, merong naghihintay na mga pangako ni Lord. Ano? Kaya sabi sa Hebrews chapter 11, verse 1, Pinoy version, pakita natin, ano sabi? Faith. Ito yung pagiging sure sa mga inaasahan nating mangyayari. At pagiging sigurado sa mga bagay kahit hindi pa nakikita. So, merong mga nangyayari sa buhay natin na pupwedeng yun yung mga parang hindi pa nangyayari yung pangako ni Lord sa buhay ko. Ano kayang meron, ano? Pero at the end of it, kailangan merong kang faith. Dahil bakit? Hindi mangyayari yun sa buhay mo kung susuko ka kagad. Ano? And yun yung gusto ni Lord na taglayin ang bawat isa sa atin. Ano yun? Faith. Sabihin nga natin, faith. Faith. Yung medyo merong energy, faith. Now, sabi naman sa Hebrews 11 verse 6, Pinoy version, sabay-sabay natin basahin to, no? Kung walang faith ang isang tao, imposibleng matuwa ang Diyos sa kanya. Kasi kung sino man ang lalapit sa Diyos, dapat maniwala siyang may Diyos at binibigyan ng reward ng Diyos yung lumalapit sa kanya. Now, saan natutuwa si Lord? Sa faith. Okay? Kailangan meron kang faith para matuwa si Lord. Akala natin, minsan natutuwa si Lord in our good works, di ba? Or nagpe-pray ka, or pwedeng halimbawa, nag-church ka, nagba-Bible ka, nag-connect group ka. But kung walang faith, natutuwa kaya si Lord? Hindi. Ang sabi ng Bible, ito lang yung may verse in the Bible that really, something that moves the heart of God is what? It is faith. Hindi makakapangyari yung pangako ni Lord sa buhay mo kung walang faith. And yung faith, ito yung situation mo kung saan ito yung nakapagpabago, ano? Ng isang circumstance sa buhay mo. Kung ano man yon, ano yung pinagdadaanan mo as a student, as a young professional, ito yung nakakapagpabago ng buhay mo. And yung topic nga natin ngayong Sunday na ito is all about, pakita nga natin, paradigm shift. Sabihin nga natin, paradigm shift. Okay? Ano ibig sabihin itong paradigm shift? Ang ibig sabihin po ng paradigm, pakita natin, okay, it is a behavioral pattern or sa Tagalog, modelo. Okay? Ito na rin yung bagay na kung saan po pwedeng natural sa buhay mo. Ito na yung dito na umiikot yung buhay mo, ano? Yung araw-araw mong routine sa buhay, ito na 'yon. Okay? Na madalas mahirap baguhin. Ito 'yon. And katulad kanina, bago makapunta sa promise ni Lord, anong meron? Kailangan ng faith. Pero bago ka magkaroon ng faith, actually, meron kang dadaanan. Ano yon? Paradigm shift. Kailangan magkaroon ng pagbabago sa perspective mo. Bakit? Hindi mo ba magkakatiwalaan ang isang tao kung hindi magbabago yung paradigm mo? Anong ibig ko sabihin? Ito na lang. Sino dito kilala niya yung katabi niya? Sino dito kilala niya na? Taas lang kami, huwag kayo mahiya. Okay, ito ha. Kapag ba halimbawa, binigay niyo sa kanya yung cellphone niyo, okay, mapagkakatiwalaan niyo kaya siya? O kaya, tingin niyo ba hindi niya bubuklatin yung cellphone niyo at titignan yung messages nung jowa niya, no? Tingin niyo ba? Nakuha niyo ba ako? O kaya halimbawa kung meron ka ngayon bagong iPhone 14, kaya mo bang ibigay sa katabi mo? No? May nagsasabi ng oo, may nagsasabi ng hindi. Pero ito yung one thing is for sure, kung ikaw, una, wala kang tiwala dun sa katabi mo, para ka magtiwala, kailangan merong paradigm shift. Para ka magtiwala kay Lord, kailangan magkaroon ng paradigm shift.
Kasi sa totoo lang, hindi madaling magtiwala. Alam natin yan. Sa panahon ngayon, ang daming manluloko. Diba? Sa panahon ngayon, ang dami ring hindi mapagkakatiwalaan. Ang daming mga tao rin sa paligid natin na sumisira ng tiwala natin. And yun yung mahirap para sa atin, yung magtiwala ka ulit. Ano? And ngayon, sa atin, paano ka nga magtitiwala kay Lord? Eh, hindi mo naman siya nakikita. Hindi ba? Paano ka magtitiwala kay Lord? Eh, hindi mo nga alam kung ano yung future mo. Hello? Paano ka magtitiwala kay Lord? Sumasagot ba siya sa'yo? Okay? For us, some of us, pwedeng mahirap magtiwala kay Lord. Pero that is the challenge. Kaya kailangan natin ng paradigm shift. Sabihin nga natin, paradigm shift. Ito yung tinatawag sa Tagalog, pagbabago ng modelo. Okay? Pagbabago ng modelo. Kumbaga, kung ano yung dati nating kinagisnan, kailangan mabago yon. And ganun yung nangyayari madalas pag tayo nagbabasa ng Bible. Actually, meron sa Bible, ano, magugulat tayo dahil dito pala, bago yung bayang pinili ni Lord makapunta dun sa Promised Land, alam nyo kung nasan muna sila? Nasa lugar sila ng Egypt. Okay? So, ang concept na natin ng Egypt, ano, may mga pyramids, di ba? Desierto, bihira yung tumutubo ng mga halaman, di ba? Nakuha natin. So, alam nyo ba na ang mga Israelites nasa lugar ng Egypt? And pag tayo nagbasa ng Bible, lalo na sa Book of Exodus, alam nyo po, ang Egypt, isa siyang empire. So, kung merong Roman Empire, merong Egyptian Empire dati. Okay, bago pa dumating yung Babylonian Empires, bago pa dumating yung Roman Empire or Greek Empire, merong Egyptian Empire. And nung panahon nila, itong Egypt, it is a superpower. Ano ibig ko sabihin? Napaka-yabong nung culture nila. Kung kitang-kita natin, di ba, merong mga nauhukay na mga ginto, di ba? Merong mga nakikita na mga artifacts na nandoon sa Egypt, dyan pa lang sa mga pyramids, di ba? Sobrang perfect nung pag-aagawa sa kanila. Kung makikita natin, yung Egypt, it is something of wonder nung panahon nila noon. Ano? Kumbaga yung iba, parang primitive lifestyle pa, eto medyo advanced na yung civilization nila. And alam nyo ba, sa Egypt, sino bang mga nandoon? Of course, may Egyptians, pero mas marami po yung mga Israelites. Okay? Bago pa sila mapunta sa lugar ng Israel, ang mga Israelites, sila po ay nasa Egypt. Pakita nga natin next slide. Okay, ayan. And anong ginagawa nila doon? Based sa picture na yan. Pag nakahubad yung mga tao at that time, actually, sila po ay mga slaves. Okay? So, pag slaves ka, ikaw ay utusan. Ikaw yung workforce. Kukonti lang yung mga Egyptian, pero mas marami yung mga Israelites. And mas marami sila, pero sila yung slaves. Now, ano ang meron dito sa Israelites na ito na nasa Egypt? Alam niyo po, slaves sila sa Egypt for 430 years. Kung tayo nasakop ng mga Espanyol, ilang taon? 333 years. Sila, 430 years. So matagal. Tama? Napakatagal. Alam niyo ba, maraming pahirap yung binibigay din sa mga Egyptians for 430 years. Biruin nyo, ilang generations na yon. Sabihin natin, ang lifespan ng isang tao at that time, sabihin natin, ano, example lang natin, 80 years old. 8, i-divide nyo, 80 divide nyo sa 430, di ba? Ilang generations din yon. Pero let me tell you,
yung nung nandoon na sila sa lugar ng Egypt, yun na yung normal nila na pangyayari sa isang buhay, sa isang araw nila, no? Lagi silang gagawa, kakain, uutusan, susundin ganito, paparusahan, pag hindi sumunod. Actually, most of the time, kapag meron tayong isang bagay na ginawa natin, simula nung pinanganak tayo, it is our most comfortable place. Anong pong ibig ko sabihin? Next slide. Yung Egypt sa Israelites, it is their comfortable place. Bakit? Doon na sila lumaki. Hindi ba madalas tayo ganon? Minsan yung iba, ayaw nila umalis doon sa lugar nila dahil bakit? Doon na sila lumaki. Minsan ayaw nilang baguhin yung ginagawa nilang routine sa buhay. Bakit? Kasi kinalakihan na nila yon. Tama? Tama ba? May kausap ba ako ngayon? Amen. Now, ganito rin yung mga Israelites. Alam niyo po, nasa comfortable place sila. Pag sila nagtatrabaho, sila ay pinapakain. Kapag sila gumagawa, sila ay pinapakain. Lahat ng kailangan nila, binibigay din sa kanila. Pero at the same time, hindi rin ganun kaganda yung buhay nila. Dahil hindi sila tinatrato na kapwa-tao. Mas mababa ang tingin sa kanila. At sila rin, dahil sila ay mga Israelites, isang slave, kapag slave ka, hindi ka pwedeng magmay-ari ng lupa. Okay? Kapag slave ka, of course, hindi ka pwedeng papetiks-petiks lang. Kailangan, basta inutusan ka, susundin mo. And alam niyo po, yung Egypt, nung panahon na ito, for the Israelites, it represents three things. Tatlong bagay. Ano yon? First is, it is a place of slavery. Lugar na kung saan sila ay alipin. Anong ibig ko sabihin? Kung anong sabihin sa'yo, ginagawa mo. Okay? Next, it is a... Next slide. Oops, nagkabaliktad pala. It is a place of bondage. Sabihin nga natin, bondage. Kasi, nakasakal ka na. Meron po yung mga slaves, meron silang mga collars. Ano? Sa leeg. Tanda na hindi sila free men and women. At alam nyo po ba, isa rin sa mark ng slaves, kung ngayon, di ba, parang normal na lang sa atin, pagsuot ng earrings, sa tenga, sa ilong, sa pa ba nilalagay? Sa labi. Dati po, ang earring, ang mga rings na yon, it is a symbol of slavery. Sa Egypt, it is their symbol. Kapag meron kang earrings, kapag meron kang rings sa kahit sa mga part ng mukha mo, it is a symbol of slavery. And it is a symbol of bondage. Dahil bakit? Nakamarka na yon sa pagkatao mo. Okay? Ganon yung merong buhay yung mga Israelites sa Egypt. And let me tell you, it is also a place of sin. Sabihin nga natin, sin. Ito yung kasalanan. Alam nyo, sa Egypt, meron silang iba't ibang gods din and goddesses. Napakarami ring gods ng Egypt, mga Egyptians. Pero ang God of Israel ay iisa lang. And when you are in that place na kung saan maraming gods and goddesses, ano, maraming mga small g's, anong ibig ko sabihin? Ang small g's, they are not the one true God. Etong mga gods and goddesses na ito, ito yung mga Diyos ng Egyptians na hindi talaga totoong Diyos na lumikha ng lupa, ng langit at lupa. Hindi lumikha sa tao. Okay? Etong mga Diyos na pinaglilingkuran nila ay mga gawa lang din ng tao. At alam niyo po ba na dito, dahil din sila ay nasa lugar ng Egypt, wala silang choice kung hindi sumamba rin saan? Sa Diyos ng mga Egyptians. Okay?
So yung norm na para sa kanila ay sumamba hindi sa one true God, kundi saan? God of the Egyptians. Now, yung tatlong ito, sabihin nga natin sabay-sabay, bondage, slavery, sin, okay? Diyan, yung mga Israelites nakastay for 430 years. So just imagine yung tagal ng panahon na yon. Ano? If you are in that place and ganun na buhay mo, alam nyo, ganun na pinamuka sa kanila yung kalagayan nila. For 430 years, ang tagal, mas matagal pa sa pagsakop ng Spaniards sa Philippines. And maybe, alam nyo po, kaya rin tayo hindi maka-move forward or hindi makaalis, perhaps meron ka rin Egypt sa buhay mo. Pwede nating ilapat yon. Bakit? Paano po meron akong Egypt sa buhay ko? Example, you are slave to something. Parang pag hindi mo nagawa, may kulang sa buhay mo. It can be an addiction. Ano? It can be something else. Na kung saan po pwedeng pagwala yun sa buhay mo, you are a slave to that thing or to that person. Kinokontrol niya na yung buhay mo, yung emotion mo. O kaya, you are a slave to sin. Meron kang kasalanang ginagawa na kung saan talagang you are, hindi mo mahindian yung bagay na yon. Ano? Or meron kang, you are in bondage of something. Hindi ka makawala. Gusto mong umalis, pero wala kang choice. Lagi mong nagagawa yung isang bagay na yon. And most of us, ano po, hindi ka makamove forward, it is because you have been comfortable with your life. Ay, ganito na yung ginagawa ko. For the past years na ako buhay, normal na to sa akin. Ano? Huwag nyo na akong babaguhin, huwag nyo na akong papakialaman. This is so normal to me. And ganun din yan sa mga Israelites. Alam nyo po ba? For them, these things are normal. So ngayon, si Lord Jesus, ang ating Panginoong Diyos na nasa langit, siya po ay nag-send ng dalawang tao. Sino yon? Si Moses and si Aaron. Alam niyo po, itong dalawang tao na sinend niya ito para sa gayon, yung mga Israelites po ay magkaroon ng desire to change. Desire na magkaroon ng paradigm shift sa buhay nila. And itong dalawang ito, sinend niya sa Egypt. Pumunta ngayon si Moses and si Aaron sa Egypt. Kinausap yung mga tao, kinausap si Pharaoh. Ano? Pharaoh ang tawag sa hari. Okay? Kung merong president of the Philippines, ang tawag sa Egypt, merong Pharaoh. Now, kinausap nila si Pharaoh. And ngayon, kinausap din ni Moses, Moses at ni Aaron, yung mga Israelites. Na nandito kami, para sa gayon, daling kayo doon sa lupang pangako ng Diyos. Hindi kayo mga alipin lang dito sa Egypt. Alam niyo po, there are three keys to move forward. Tatlong bagay na susi para makapag-move forward ang bawat isa sa atin. Ready na ba kayo malaman yon? Amen? So number one, pakita natin. Number one key ay, okay, start deciding change. Simulan mo na gustuhing magbago. Teka, ba't ko babaguhin? Okay na nga ako eh. Hindi nga yan yung plano ng Diyos sa buhay mo. Anong plano? Merong promised land. Minsan iniisip natin, for most of us, okay na ako, wala nang dapat baguhin sa akin si Lord. I'm fine as I am. Pero sa totoo lang, alam mo rin sa sarili mo na merong pang mas magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Na hindi ka pupwede magstay sa kalagayan mo. Feeling mo parang okay na sa yung hindi magbago yung character mo. Okay ka na 100%, pero alam mo rin sa sarili mo that God wants you to be something else. That God wants you to be na meron kang relationship sa kanya.
ano? Dahil for so many years, kilala mo nga siya, pero actually, para ka rin katulad ng Israelites. You lean to the other gods. Ano yung ibig sabihin? Yun yung mga ibang bagay na pinagkakatiwalaan mo sa buhay mo. That gods can be something else. Actually po, isa sa pwede maging God natin ay ano? Trabaho rin natin, pag-aaral natin. Ano yung ibig sabihin? Doon tayo nagtitiwala. Na parang as if yun yung savior na ng buhay natin. And that is the all in all ng buhay natin. Minsan po pwede rin maging gods of your life ay yung family members mo. Sila mas nasusunod kesa kay Lord. No? Ah, huwag ka mag-church. Sabi ng parents mo, sabi ng kapatid mo, huwag ka mag-church. Dito ka na lang sa bahay, manood ka magdamag ng TV. Huwag ka na mag-church. Party ka na lang, inuman tayo doon, sabi ng kaibigan mo. Minsan, hindi natin gusto yung change dahil hindi yon yung normal na ginagawa natin sa buhay. Pero once we desire that change, alam niyo po, grabing mangyayari sa buhay mo na pagbabago. Grabe rin yung pagpapalang ibibigay sa iyo ni Lord. Ano yung number one? Start desiring change. And alam nyo, sila rin, yung mga Israelites, for 400 years, nag-desire din naman sila, lumapit din sila kay Lord, ano? Na sana naman mabago yung buhay namin. Ayoko nang paulit-ulit na ganitong kasalanan, ayaw na rin namin ng ganito, lagi may injustice sa buhay namin. Alam nyo, ito nga yung sabi ni Lord kay Moses and kay Aaron. Anong sabi dito? Exodus chapter 3 verse 9. Sabi, si Yahweh ano ang nagsasalita. Ang sabi niya, naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan. Naririnig ni Lord yung prayers mo. And perhaps ikaw rin sinasabi mo, Lord, sana po mabago ako sa ganitong aspect ng buhay ko. Lord, sana po ganito. Magkaroon naman ng pagbabago, ganito, ganyan. Lord, mag-improve naman ako sa larangang ganitong buhay, ng buhay ko. Parang ganun din, ano? Narinig din ni Lord yung mga prayers mong yon. Lord, sana makilala kita sa buhay ko lalo. Alam niyo yung mga prayers na ganyan, naririnig ni Lord yan. And katulad ng daing ng mga Israelites na iligtas sila in the hands of the Egyptians, narinig din ni Lord yon. Narinig din ni Lord yon. Kaya, yung change or yung paradigm shift, magbabago, magsisimula yung pagbabago, una kung dinedesire mo yung bagay na yon. Kaya sabi mo sa katabi mo, i-desire mo. And number two na key, I change your mind. Number one, ano nga yun? Start desiring change. Number two, change your mind. Alam niyo po, pag tayo ay katulad ng mga Israelites for 400 years, nandoon ka sa isang lugar na kung saan may sariling laws, rules, regulations. Alam niyo po, ito na yung ano, na-adapt mo na yung ways doon sa lugar na yon. Paano sila magsalita, paano sila mamuhay, lahat ng yon. Ano? Kaya may tinatawag na Egypt's ways. Ano yon? Meron niyang regulations, may pattern, merong rules. Ito na lang ano, pag sinamahan mo yung mga barkada na lagi nagmumura, ikaw rin, makapagmura ka na rin for sure. Pag sinamahan mo yung mga masisipag, ikaw rin, magiging masipag. E paano kapag yung sinamahan mo, puro marites, ikaw rin. Marites ka na rin, di ba? Sa totoo lang, mangyayari yan. Bakit? Kasi, nandoon ka na, na-adapt mo na yung ways ng mga sinasamahan mo. Unknowingly, ganun na yung nangyayari sa buhay mo. Kapag sa'yo, hindi priority yung connect group sa sinasamahan mo, ikaw rin maapektuhan. Hindi mo na rin priority yun. Kung sinasamahan mo, hindi gusto magbasa ng Bible, ikaw rin. Hindi mo na rin gusto magbasa ng Bible. Yung sinasamahan mo, hindi gusto mag-pray,
Ikaw rin. Nakukuha niyo po ba ako? Ang mga Israelites, na-adapt na nila kung ano yung ugaling ng mga Egyptians. Na-adapt na nila kung paano rin mamuhay yung mga Egyptians na to. Na-adapt nila lahat yan. Kaya nga si Lord nagbigay ng commandment sa kanila. Dahil bakit? Hindi kasi nila yon culture sa buhay nila. Iba yung ways na meron sila. May sarili silang pattern. May sarili silang mga sinusunod sa buhay. Kaya ito, no? Yung mga, next slide, yung mga lumang prinsipyo, pananaw at isipan na hindi maka-Diyos ang humahadlang sa atin para tayo ay makamove forward. Humahadlang yun sa atin para pala hindi tayo makamove forward. Okay? Lahat ng mga bagay na yon. Kaya it is something na kung saan God will not be glorified in that aspect, hindi ka makamove forward. Parang sinasabi mo, no? Ay, okay lang po kasi papatawarin naman ako ni Lord. Alam niya na, naintindihan niya naman ako. Hindi, kailangan mas maintindihan mo. That, what? Si God, gusto niya, ikaw yung sumunod sa kanya. Hindi siya yung susunod sa'yo. Hello? Kasi for the Israelites, meron na silang na-adapt na ways. Na ano? Kung sino yung God nila, kaya nilang i-control. I think natabi ko po ito one time. Ito yung tinatawag din na pagan gods. Na kung saan, o heathen gods ang tawag, na kung saan ginagawa yun ng mga tao, sumasamba sila sa God of fertility, sa land para sumagana yung mga pananim nila. Sumasamba sila sa, hindi sa one true God, kung hindi dun sa mga pagan gods, kasi gusto nilang i-control si God. Ano yung ibig sabihin? Gusto nilang i-please si God, hindi ng faith. Kaya kanina, di ba, it is impossible to please God without faith. Sila, hindi sila nagtitiwala sa one true God. Nagtitiwala sila saan? Sa sarili nila. Lord, kailangan, bless mo ako kasi ganito ako. Lord, kailangan mangyari sa akin to kasi ganito ako. And most of the time, si Lord pa mismo yung may kasalanan sa maraming mga tao. Para sa kanila, no? Si Lord pa yung may kasalanan. Kaya hindi sila binless. Pero sa totoo lang, walang pagtitiwala yung mga tao kay Lord. Kaya, to God, the only thing that can please Him is what? Faith. Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Lord, ito po yung ginawa ko. I know it is not enough. Pero Lord, nagtitiwala po ako sa inyo. Ibe-bless nyo to. Kaya ganito yun, Kung ikaw nag-take ng exam, ng board exam ng mga nakaraang linggo, Lord, ito lang po yung nakayanan ko eh. Ikaw na po bahala. Nagtitiwala ako sa iyo, Lord. Pero yung iba ganito, Lord, nag-effort naman ako. Gawin mo naman yung part mo. Please naman, no? Lord, hindi ba umatin ako noon, ganito ginawa ko, ganyan. Nasaan yung yung balik? Nakuha nyo ba? Sometimes we want to control God. Pero actually, siya dapat yung gumagawa ng controlling. Why? Because He is God. Amen? Now, alam nyo ba, ang Ten Commandments, pakita natin, okay? Basa nyo ba? Pwede i-zoom na lang natin kung kaya lang, Okay? Alam nyo, ang Ten Commandments, binigay ni Lord sa Israel. Why? Kasi hindi nila norm yan. Hindi normal sa kanila na gawin yung mga bagay na yan. And kaya yan binibigay sa atin dahil hindi talaga natin paradigm yan. Kailangan magkaroon ng paradigm shift.
What is the second key? Change your mind. Ayan. Basahin nga natin number one. Nababasa nyo? Nababasa nyo? Okay, basahin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Number one lang ah. You shall have no other gods before me. Why? Bakit ganyan yung ano yung utos ni Lord? Kasi marami nga silang gods. Nakuha nyo? Okay? And hindi ba sa Egypt, maraming mga sculptures, maraming mga idols din na nandoon? Maraming mga nakatayo na mga statues. Anong sabi sa number two? You shall make no idols. Eh kanino ba pinapagawa yung mga idols? Sa kanila. Sinong slaves? Sila. Inutusan ng Pharaoh, gawa ka kayo ng ganito? Sinong gumawa? Sila. Norm na nila yun. Sila yung gumagawa nun mismo. Kaya number three, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Hindi mo gagamitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Kaya di ba minsan, oh my, Pag halimbawa, minsan, nasasabihan tuloy si God na mga hindi magagandang salita. And dahil nga rin sila araw-araw gumagawa, alam niyo po ba, for 400 years, walang Sabbath sila. Anong sabihin ng Sabbath? It is a rest day and a day for the Lord. Now, sa isang linggo, gawin mo na lahat ng gusto mong gawin, pero maglaan ka ng araw para kay Lord. Huwag mo nga hayaan na wala kang araw talagang bibigay mo sa Kanya. Eh yung mga Israelites, everyday, araw-araw, may trabaho. Wala nang binigay na oras kay Lord. Okay? So makikita nyo yung first four na yan. Next slide natin. Next slide na. Yan. Oops. Sumobra. Yan. So, binaks ko yan ano. Yung four na yan, tumutuko yan, hindi sa tao. Saan? Commandment yan on us towards God. Apat na commandments sa relationship natin with the Lord. Okay? Ano yung number one? You shall have no other gods before me. Number two, you shall make no idols. Number three, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Number four, keep the Sabbath day holy. Okay? And yung next six, interestingly, ano, it does not pertain, it is not a commandment para sa atin towards our relationship to God. Pero it is a commandment of the Lord sa buhay ng bawat isa towards other people. Tingnan natin yung number five. Next slide. Yan. Zoom nga natin. Ano yung number five? Honor your father and your mother. Bakit? Hindi kasi normal sa kanila yan. Ano yung ibig ko sabihin? Alam niyo po ba, nasa slavery sa Egypt, kapag ang isang tao ay matanda na, hirap nang magtrabaho, anong ginagawa sa kanila? Hindi na po sila nire-respeto sa society, hinahayaan na lang silang mamatay. And back, ano mangyayari ngayon sa mga anak nila? Yung mga anak nilang gumagawa, sila yung paparusahan pag yung magulang nila ay hindi gumagawa ng matino. Kaya most of the time, dinidisrespect din ng mga anak yung kanilang mga magulang. They do not honor their parents anymore. Kaya kung titignan nyo, no, yung commandment na to ni Lord, hindi yan normal para sa mga Israelites. And maybe for us na nandito ngayon. Hindi normal yan. Pero kailangan magkaroon ng paradigm shift. Amen? Change your mind. Kaya, pang number six na commandment. Next slide.
i-adjust lang natin pag ganun, ano? Yan. Yan. Okay? Ano sabi dyan? You shall not murder. Next. You shall not commit adultery. Kung may asawa na, wag mong kukunin. Okay? Wag mo nang hangarin. Okay? Taken na yun. Sabi sa adalo mo, taken na yun. Okay? Next. Ano pa? You shall not steal. Wag mong nanakawan. Sabi mo sa katabi mo, wag mong nanakawan. You shall not bear false witness against your neighbor. And number three, you shall not covet. Huwag mo mimithiin yung kung ano mang meron dun sa kapwa mo. Alam nyo, lahat ng ito, ganito rin yung lifestyle ng mga Israelites nung nandun pa sila sa Egypt. Pero nung binaba itong commandment sa kanila, it is something na kung saan kailangan magbago rin yung pag-iisip ng bawat isa sa kanila from that point on. Kaya binigayan ni Lord, dahil bakit? Kasi mga lahat sila, mga number one, anong sabi? You shall have no other gods. Dahil nga, maraming gods sila. O yung murder, marami rin pong pinapatay na lang. Dahil bakit? Eh wala nang silbi sa lipunan, magpapahirap lang din sa kanila. Kaya kung makikita natin, itong mga bagay na to, no, itong mga commandments na to, ito yung hindi normal. Pwede ngayon, nakikita mo sarili mo, parang ginagawa ko ata, yun, nagtuturo ka na ngayon, ano? Pero actually, yan yung utos ni Lord so that we can change our minds na ito yung plano ko sa buhay mo. Kaya, masasum up, ang Ten Commandments, ano, yung first four, it is our way of loving God. And six commandments na kasunod from commandment number 5 to 10, yun yung tumutukoy sa relationship natin with people. Loving our neighbor. Ano? Kaya sino dito nakuha na yon? Ay, wala nakakuha. Tulog na lahat ata. Sabi mo sa katabi mo, gising. Hoy, gising. Okay? Nakuha natin? Amen? Okay, so, now, number three na key ay faith plus obedience. Okay? Faith plus obedience. Alam niyo po, bago makalaya yung Israelites sa Egypt, may iniutos po si Lord through Moses. Okay? So, nagpadala ng maraming plagues si Lord, ano, and yung last na nun, ano, ay yung plague na mamamatay lahat ng firstborn son. Sino dito mga panganay? Panganay. Ayan, lahat tayo, okay? Taas ng kamay. So, kung panganay ka at that time, nanganganib buhay mo. Dahil bakit? Magsusugo si Lord ng anghel ng kamatayan. Okay? At kung wala, next slide, pakita nga natin. At kung walang dugo nung lamb, ano, doon sa doorpost mo, papatayin yung panganay na nando doon sa bahay. Pero kung walang, pero kung meron na dugo na nakita katulad niyang dyan, magpa-passover. Ibig sabihin, iiwasan. Ano? Nung anghel ng kamatayan, yung bahay nyo. So at that very night, ginawa ng mga Israelites, nilagyan nila lahat, ano, yung doorpost nila sa bahay ng dugo. And walang ni isa mang namatay sa Israelites na firstborn. Alam niyo kung saan maraming namatay? Sa Egypt. Sa Egypt, kung sino yung panganay na anak, siya yung hahaliling Pharaoh. Ngayon, si Pharaoh namatay yung panganay niyang anak. Paano na ngayon? Ano nang mangyayari? Eh, kaso, anong nangyari po ano, hindi lang kasi si Pharaoh yung nawalan. Lahat ng nasa Egypt,
namatayan ng firstborn. Kaya ngayon, walang choice sila, ba't ba kayo nandito? Ano? Ba't ba kayo nandito? Kaya ngayon sila, pinaalis sila lahat. Dahil bakit? Nakita kasi ni Lord that etong mga Israelites, sinunod nila yung inuutos ni Lord sa kanila. Exodus chapter 12, verse 28. Pakita nga natin. Sabay-sabay nating basahin. Pagkatapos, umuwi na sila at isinagawa ang iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises and Aaron. O kung makikita nyo ngayon, ano, nung ginawa nila yung inuutos nino ni Yahweh, alam nyo, hindi nyo susundin yung inuutos ng parents nyo or ng sino man kung wala kayong tiwala sa kanila. For sure yun. Hindi mo susundin yung isang bagay kung wala kang tiwala doon. Halimbawa, sinabi sa'yo, ay, ano nga, kunin mo nga yung ano dito, yung dito merong pag dumiretso ka dyan, kaliwa ka, punta ka dito, merong ano doon, nakalagay doon, kunin mo lang. Alam nyo, hindi nyo susundin yun kung wala kayong tiwala doon mismo sa tao. And ito, si Lord, si Yahweh, yung nag-command sa kanila. For the first time in their life, sinunod nila. Ano nangyari ngayon? Tignan natin yung next verse, Exodus 12. Verse 33. Anong sabi? The Egyptians were urgent with the people to send them out of the land in haste. Tignan nyo, no? Yung paulit-ulit na pananalita ng pagmamadali. Ano yan? Egyptians were urgent. Mabilis. To send them out of the land in haste. Dalian nyo, umalis na nga kayo. Yung parang ano, no? Talagang tinutulak ka pa para umalis. Nung una, ayaw silang paalisin. Ngayon, nung anong ginawa nila? Ginawa nila yung utos ni Yahweh. Anong nangyari? Gusto na silang paalisin. Nagbago. Hello? Nagbago. With faith and obedience comes freedom. Next slide. Ano pa nangyari? Sabay-sabay natin itong basahin. The people of Israel had also done as Moses told them, for they had asked the Egyptians for silver and gold jewelry and for, ito na nyo, no? Lahat pa nung mga alahas, lahat ng mga ari-arian na mamahalin, binigay pa sa kanila. Eh ano nga sila? Slaves. Sino nga yung mas mayaman? Israelites, di ba? Tignan nyo, and, sabihin nyo po ako sa pagbasa, and the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptians so that they let them have what they ask. Thus, they plundered the Egyptians. Yung unang ayaw magpalaya, pinapalaya na sila ngayon. At bukod doon, pinayaman pa sila. Kung titignan natin, napaka-imposibleng mangyari. Tama? Pero what happened? Meron lang tatlong bagay na nangyari. They start deciding change. Pangalawa? Ano yung pangalawa? Second key. Nagkaroon ng pagbabago sa isipan. They changed their mind. Number three, faith plus obedience. Nagtiwala sila at sumunod talaga sila. Ginawa nila yung bagay na yun. Ikaw ba, tinan nyo ha, kayo ha. Kung kayo utusan, sige nga, ilagay mo nga yung ano, yung dugo ng hayop dun sa ano, sa doorpost ng bahay nyo. Ikaw di ba parang isipin mo, anong gagawin nun? Bakit ko susundin yun? Di ba? Parang nasa isipin mo, wala namang kapangyarihan yun. Wala namang mangyayari dun pag ginawa ko yun, di ba? Pero anong nangyari? Nagkaroon sila ng tiwala doon sa inuutos ni Lord. Nung sinunod nila, what comes next? Freedom. Kalayaan.
Kaya ito yung nangyari. Next slide. Pakita natin. Dito na po tayo magtatapos. Ano? So sa Egypt, nakita natin, yan yung lugar ng bondage, slavery, and sin. Pero bago sila makalaya, ano nangyari? Nagkaroon ng paradigm shift. Sabihin nga natin? Isa pa, mas malakas. Yan. And alam niyo po, nung nakaalis na sila sa Egypt, naglakbay sila saan? Sa lugar ng wilderness. Alam niyo po, ang wilderness, it is a new place. It is a place of the unknown. Hindi nila alam kung anong meron doon. Kasi bakit? All throughout their lives, nakakulong sila sa isang lugar. Hindi nila alam what is outside of those walls. Ewan ko, nakapanood kayo ng Attack on Titan. Yung mga tao, nasa loob lang ng wall for so many years. And, ano, it is a place ngayon, nung nakalabas na sila, it is a place of trusting God and His promises. Lord, wala kaming nakikita. Hindi namin alam kung saan mo ako dadalhin, Lord, pero nagtitiwala ako sa inyo. Dadalhin niyo po ako sa promised land. Lord, may promise ka sa akin. Lord, alam ko maganda yung future ko. Lord, pinangahawakan ko yung plans mo sa buhay ko. I don't know what may come, Lord, pero ngayon, I put my trust in you. Amen? Recite nga ulit natin yung tatlong susi. Number one, start desiring change. Number two, change your mind. Number three, faith plus obedience. Amen. Tayo po yung makatatayo lahat. Panginoon, we thank you for this afternoon dahil tinuruan niyo po kami, Panginoon, that we really need you in our lives at kailangan namin